stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sambayanan, get ready! Ito na ang pinakihintay na programang Hitik sa Isyu. Ano ngayon? Ano ngayon? Nagtatanong. Ano ngayon? Ano ngayon? Isang oras na kapupulutan ng magagandang aral, ideya at dagdag kaalaman. Dunong sa anumang nais ninyong mapag-usapan. Name it and you have it. Ano ngayon? Ano ngayon? Si Resty De Quiros handa nang kumasa sa... Ano ngayon? Ano ngayon? Magandang gabi po. Welcome dito sa ating palatuntunang i-ano ngayon. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Mayo 30, taong 2018. Ito po si Resty De Quiros. Mamaya makakasama natin si Romy Tuazon sa loob ng isang oras upang talakayin natin ang mga maiinit na kaganapan dito sa ating bansa. Ngayong araw na ito, ang isa sa mga talagang nag-aapoy na balita ay ang pagkaka-aproba ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Bangsamoro Basic Law. Nagkaroon po ng butuhan na 227 pabor o nagsabing yes at 11 naman ang nagsabing no. 2 ang abstention sa isinagawang butuhan ng mga miyembro ng Kamara de Representantes dito po sa Bangsa Moro Bill Law. Ito pong batas na ito ay matagal nang nabinbin. At kung hindi po ako nagkakamali, ito ay nagsimula pa ang pagbalangkas ng BBL noong panahon pa ng dating Pangulong Benigno Aquino. At ngayon lamang ito nagkaroon ng katuparan. Dahil aprobado na sa last and final voting ang naturang o reading ang BBL, magkakaroon na lang ng consolidation. Iko-consolidate yung version ng Senado at ang version ng Kamara. Oy, Mr. Tuazon, nagpapahinga pa? Ito ng ating kasama. Medyo napagod itong si Romy Tuazon. Talagang ilang oras ito nagsama-sama. Bueno, balikan po natin yung parang Romy. Ayan, kasama na natin si Romy Tuazon dito sa ating palatuntunan. Lakas. Oh, dahan-dahan lang, baka may masagi ka. Hindi pala nakasaksak. Romy talaga po. Bueno, ito pong parang Romy, ano? Tatalakayin lang natin. Sige. Itong Bangsamoro, ito'y nagkaroon ng preliminary peace agreement ang Malacañang at ang Moro Islamic Liberation Front o yung MILF noong October 15, 2012. At dito ay nakabuo ng tinatawag na Framework Agreement on the Bangsa Moro, kung saan sa naturang framework agreement magkakaroon ng creation ng isang autonomous political entity na tatawagin Bangsamoro. Ang Bangsamoro, ito naman yung magpapalit dito sa kasalukuyang autonomous region of Muslim Mindanao o yung sinasabi nating ARM o ARMM. At itong naturang frame agreement on the Bangsamoro,
Ito po ay pinagtibay doon sa Kuala Lumpur, ang kabisera ng bansang Malaysia, noong October 6, 2012. At dito ay may mga pinag-usapan sila kung ano ang magiging mukha nitong bangsamorong ito na magiging kapalit ng arm. Maraming bagay-bagay. Unang-una, pero ang pinakaano dito parang Romy, bibigyan ng autonomiya yung naturang lugar na hiwalay sa kasalukuyang istruktura ng ating pamamahala. Ibig sabihin, yung magkakaroon ng tinatawag na tawag nito, yung wealth sharing at tinalakay din kung paano magkakaroon ng pagbibigay ng pagpapatakbo ng kanilang sariling lugar. Diba? Kaya ngayon na nagkaroon na ng pagpapatibay ang ating kongreso dito sa BBL, sana kasamang Romy, ito na yung maging susi ng matagal ng alin to? Ayun. Alin? Pangalawa. Yan. Pangalawa. Kapayapaan. Oh, kapayapaan. Yun. Ayun. Ibig ko sabihin, itong approval na ito ng kongreso, yung patayan, yung talagang napakarami ng buhay ang nagbuwis, matapos na. Tama, tama yan, kasamang Resti, no? Dahil nga yung mga ating mga kababayan doon, mga Muslim nating kababayan, ay matagal nilang hangad ang kapayapaan. Oho. Diba, bagamat nauna pa nga kay Miss Wari, nagkaroon pa tayo ng agreement doon. Kaya nga si yung mga ibang mga MNLF na integrate sa militar. Mm-hmm. Pero parang bigo pa rin. Bakit nagkabigo? Ito ngayon, ito na ang pinakasusi na sinasabi ng ating Pangulo. Ito ang maging susi para sa kapayapaan na ng Mindanao. Wala nang gulo dyan, mangyayaring gulo. Yung mga... Sana, oo. Kasi, itong naturang creation ng BBL, ng Bangsamoro, ito yung sinasabi ng mga kapatid nating Muslim na magiging sagot para tuluyan ng matamo nila ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sana. Maraming kaya ngayon nga nagkaroon na ang maganda lang kasi dahil sa bagamat napakarami ng mga sigalot na pinagdaanan itong BBL na ito, natapos din. Diba? Kung ano-ano mga pinadibati dito, debate doon, o ano ngayon, andyan na, ilalatag na, kumbaga sa ano, inilaan na ng kamay ng pamahalaan. Accept natin yan, kasi hindi naman maglalagay ang pamahalaan dan, na ito'y, sige, alam ba sabihin ng, sige, gera tayo. Di ba, hindi ganun ang intention ng pamahalaan, kundi, ilawag kapayapaan, hindi lamang, kasi nga, ang ano, kasamang resti, di ba may mga, ano tawag doon, mga lugar dito sa Maynila na puro Muslim? Mm-hmm. Quiapo, ano pa ba yun? Quezon City. Sa Banlat. Oh, uh-huh. Tapos yung Taguig. Uh-huh. Puro Muslim yan. Di ba? Ngayon, ano magiging papel nito ngayon? Dahil nga, ito ba'y susundin? O pag, alin ba, plebisito? Uh-huh. Kakailanganin ba itong Taguig, Quiapo, saka Banlat? Para masama doon sa plebisito. Aha. O sila mga Muslim, uuwi sa kanila. Aha. Sila uuwi doon o dito na gagawin yung plebisito doon sa kanila. Unang-una, tawag nito, tatanungin yung lahat ng mga residente sa mga lugar na masasakop nitong Bangsamoro Basiclo. Oo. At kung ikaw ay registradong nakatira doon, buboto ka ron. Pero kahit ikaw Muslim, kung hindi ka naman registrado dun sa lugar na yon, hindi ka pwedeng bumoto. Correct. Oo. Diba? O, kasi karamihan sa mga Muslim natin na sa Manila, registrado na sila rito eh. Oo. Hindi sila pwede dun. Ay, hindi. Kung gusto nilang bumalik doon dahil magkakaroon ng BBL, wala namang problema. Correct. Kaya lang yung registration. Ay, hindi.
Kailangan kasi sa plebisito, eh parang butuhan din yan. Oh. Hindi ka pwede makabuto kung hindi ka registered voter. Kung hindi ka taga-roon. Kung hindi ka taga-roon. Oh, kasi, eh alam nga naman na tayong narito sa Luzon, eh bubuto doon ng plebisito sa Mindanao. Sabi natin, sige, patay kami dyan. Diba? Eh, wala tayo doon eh. Oo. Eh, unang-una, eh wala naman personalidad kung hindi ka registered voter. Tama. Kasi ang unang kwalifikasyon, ikaw ba direktang apektado dito sa panukalang batas na ito? Oo. Oh. 'Di ba? Eh kung hindi ka naman residente doon at hindi ka naman sakop nitong creation ng Bangsamorong ito, wala, wala kang pakialam. Wala ka naman pakialam doon. Oo, oh, tama, oh, 'di ba? Oh. Kaya itong Bangsamoro law, ito yung papalit sa ARM. ARM, oo. Oh. Oo. At alam mo, eh tayo ay umaasa na sana magbunga ito ng maayos. Kasi ang unang pag-uusapan dito, ang unang kondisyon dito ng gobyerno, eh yung mga rebelde na mga Muslim, particular na yung mga miyembro ng MILF. Yan, yan. Oh. Kasi silang kausap eh. Siya ang kausap nito. Eh, isuko nila sa gobyerno yung kanilang mga armas. At mamuhay ng tahimik, normal na mamamayan. Diba? Kaya lang, eh, maraming mga, yung mga tutol dito, sinasabi nila, kasi napakalaking halaga ng pera ang ibubuhos natin dyan eh. Sa lugar na yan. Sana, yung pera na gagamitin yan sa Bangsamoro, eh, talagang magamit sa tama. At hindi magamit sa kung ano-anong mga bagay-bagay. Di ba? Correct. Saka hindi. Napakalaki talaga kasamang resident. Dahil 5% sa budget ng ating gobyerno eh. Ang dadalhin doon. Ibig sabihin nun, trillion tayo eh. Oh. Trillion ng budget natin. Sa 5% na yun, napakalaki yun. Magkano ba? Hindi ko na makwenta eh. Hindi. Ang 1 trillion, 1% ng 1 trillion, is 300 yan nga, ganun na nga yun. 5%. Anyway, napakalaki, sa isang salita, napakahalaga, napakalaking halaga ang talagang ibibigay ng ating gobyerno dito sa mga lugar na sakop ng BBL. Tama. At ang sabi ko nga kasamang Romy, na itong perang ito na ibubuhos dyan sa naturang lugar, eh magamit talaga sa tama. Kasi, experience tayo dyan. Mahirap na kung ang pera dyan eh magagamit sa mga ghost projects, ayan, sa mga ghost procurements. Kasi may, it does not serve the very purpose ng batas, creation ng batas na yan. Kasi may experience tayo kasamang Restiano. Di ba noon, nilagay si Miss Wari dyan? Hindi, no? Si Miss Wari walang kinalaman dito sa MLF. Ah, wala, kaya nga nag-rebel, nag-ano yun eh. Kaya nga, nilagay siya bilang gobernur. Noon? Napagkasundo, di ba? Panahon ni Ramos. Ramos. Oo. Anong nangyari? Binuusan ng pera, lahat. Asan, mahirap pa rin. At kinikwento nga, ilang bilyon yun. Oo. At ang, di ba? Kaya nga, nagtataguyan si Miss Wari dahil may mga kaso yan na hunting yan, unliquidated na mga bilyong-bilyong halaga na nagastos nung panahon na siya ang gobernador ng ARM na hindi makita kung nasaan yun. Na, oo. Diba? Kaya nga sabi nga natin, binuhusan kayo ng pera, bakit mahirap pa rin ang bayan nyo? Ang lugar nyo? Diba? Kasi, ang talagang pinakasustansya, ang mithiin ng batas na ito, eh mabigyan ng pagsasarili itong mga kapatid natin na Muslim sa naturang area. Unang-una, sila halos autonomy binigay lang, maliban lang sa magkaroon sila ng sariling armed forces. O kaya under pa rin, ng AFP. Under pa rin, 'di ba? Yung COMELEC, siyempre yung mga ibang mga functions na talagang para sa gobyerno ng Pilipinas, hindi binigay. Pero sa ibang aspeto na tungkol sa pag-explore ng kanilang kayamanan, yung paggamit ng kanilang pera,
kung ano man yung mga proyekto na gusto nila. Bahala eh, kayo. Mayroon silang karapatan, mayroon silang kakayahan na gawin yun. Tama. Diba? Kaya sana, sana, itong binuong batas na ito, ito na yung susi. Susi sa kapayapaan. Sa kapayapaan dyan sa lugar ng Mindanao. Tama. Simula nang ako ay bata pa, hanggang namulat ang aking pag-iisip, hanggang sa kasalukuyang minutong ito nagsasalita ko, eh nagkakagulo na dyan sa Mindanao. Di ba? Dati na yan. Patayan. Patayan. Ilang libo na mga kababayan natin ang nagbuwis ng buhay dyan. Pero, eh hanggang sa ngayon, talagang sana, sana. Alam mo, bigyan natin ng pagkakataon itong batas na ito. Suportahan natin, tingnan natin, tugay-gaya natin, at higit sa lahat, manalangin tayo. Para ito'y magkaroon ng magandang bunga, magkaroon ng maayos na resulta. Nang sa ganon, bagamat ang ating bayan isadlak pa rin sa dusa, pero ang importante, mayroon tayong katahimikan sa ating lipunan. Masarap mamuhay kung matahimik. Totoo yan. Kahit nga wala kang pera. O, tama. Diba? Pero kung ikaw ay mayroong tinatawag na peace of mind, diba? May katahimikan ka. Pagising mo ng umaga, wala kang katatakutan, wala kang kaba. At pagkatapos, medyo umuunat ka. Naku. Umaga, pagkatapos, hihigop ka ng kaping mainit. Naku. O kakain ka ng mainit na pandesal. Naku, sarap na. Simple living but meaningful. Ayan, diba? Correct. Iyan ang buhay na gusto lang natin. Ayan. Kasi, alam mo kasi kasamang Romy, kung ikaw ay naghahangad ng kayamanan, may pera ka nga, pero wala ka namang katahimikan, yung inner self mo, yung kaibuturan mo, ay talagang punong-puno ng pangamba. Eh, nasaan ang kaligayahan? Alalaong bagay! Mga kapatid! Di ba? Kaya, alam mo, ang kayamanan, yung katahimikan. Isa sa kayamanan natin, ang katahimikan. Hindi lang katahimikan sa ating lipunan. Lalo na katahimikan sa ating sarili. Tama. Di ba? Oh, pero yung ibang mga tao, naghahanap talaga ng kaguluhan sa sarili. Bakit? Yung iba, may girlfriend na, maghahanap pa ng girlfriend. May asawa na, maghahanap pa ng asawa. Eh, bakit sa akin ka nakatingin? Tinititigan mo ko ng girlfriend. Di ba? Oh, di ba? Hindi, totoo yan. Kung katahimikan natin mga kaibigan, huwag na tayo maghanap ng asawa. Di ba? Parang magnet sa gulo. Correct. Diba? Tama, tama yan. Eh, alam mo, yan yung mga bagay na dapat naiiwasan natin. Kasi, napag-uusapan natin ang katahimikan. Ang sinasabi nating katahimikan kasamang Romy, hindi lang katahimikan sa bayan, katahimikan sa bahay, kundi katahimikan mismo sa sarili. Sarili mismo. Kasi alam mo, pag medyo maliwalas ang utak mo, may katahimikan ka sa sarili mo, maraming papasok na mga bagay sa isip mo na kapakipakinabang. Positive. Positive na bagay. Di ba? Na hindi gulo, kung hindi gulo, nabubulol ako eh. Kung hindi gulo ang kung hindi magulo, ano ba tong dilang ito, Sus Mariusef? Nabanggit lang yung asawa, nagkaganyan-ganyan ka na. Kung hindi magulo ang isip mo, makakaisip ka ng mga bagay na kung paano ka mabubuhay ng matagumpay, maayos. Magagamit mo yung oras mo sa kapakipakinabang na pamamaraan. Ayun. Pero pag ang utak mo o preoccupied sa problema, sa gulo, nako, pagising mo pa lang, problema na kagad na sa isip mo yan. Sigurado yun, di ba? Ngayon, tuturuan kita, paring Romy. Sige nga. Para maliwalas ang iyong mukha, ang sarili mo pagising mo ng umaga, pagising mo, humarap ka sa salamin, makakakita ka ng gwapong lalaki. Magiging magandang araw mo. Kailangan ba yun? Si Joey natatawa sa atin. Ano? At alam mo, sana, ha? Sa mga nagtatanong po, natapos na sa final reading, aprobado na sa Kamara de Representantes,
ang panukalang batas sa creation ng Bangsang Moro Law. Mm-hmm. At ito ay nagkaroon ng butuhan na 227 yes, ang 11 nagsabing no, 2 po ang abstention. Hindi nag-participate. Kung hindi tulog, o walang alam. Totoo yan. Mabuti, saan na nakunan ng camera, no? Alam mo, itong mga nag-abstain, hindi ko maintindihan kung anong merong luhi ka. Di ba? Nandiyan ka, hinalal ka ng taong bayan. Tapos, sa mga ganitong uri ng desisyon na kinakailangan. Na kinakailangan, eh, wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Inutil ka. Di ba? Abstain. Di ba? Inutil ka. Kasi, dyan. Either or, dapat, kung ano yung nasa isip mo, sabihin mo. Sabihin mo, ayaw mo, di ba? Mayroon na may 11 na ayaw eh. Oh, pero diba? Kung abstain, ibig sabihin, dahil dalawa nga ang kalugan yan eh. Nag-abstain ka dahil wala kang alam. O pangalawa, nag-abstain ka dahil natutulog ka. Hindi mo alam ang nangyayari. Pagising mo, tapos ng butuhan. Tapos na ba? Ayun, tapos wala na. Wala ka nang bibilangin. Oh, partner. Uh-huh. Eh, itong ating mga listeners, babatiin ko lang aking professor, si Ma'am Jo. Nanonood siya ngayon. Okay. Ma'am Jo Codilla. Thank you very much, madam, ha? Professor ko yan sa college. Ah, ganun? Oo. Nanonood siya. Ilang taon na ba si Ma'am? Ah, bata pa yan. Okay. Matanda ako dyan. Ah, ganun? Mm. Mm-hmm. Kaya nga sabi. Si Auvi Spayus Tuazon. Ano ba ito? Ha? Asawa. Ah, asawa mo ba ito? Bakit parang pabulong ang pag-amin mo? Narinig ba? Pinakpan ko na nga eh. Oh. Narinig ba? Ah, asawa mo pala to si Auvi. Ano? Auvi ba ito? Auvi. Oo. Tinatanong ka, asawa. Bulong na. Baka marinig. Ano ko ba? Oo. Sabi daw ni G. Lagak, parang si Dolphy at Tapanchito. Huwag naman yun. Mag-isip naman kayo, Ma'am Jean, ng buhay. Huwag naman yung mga patay. Hindi. Parang si Andrew E. at si Aping Daldal. Patay din yung isa yun. Nakakaalis sa stress yan, programa ninyo. Yeah, love you, DCME. Ay na. Alam, eh, ikaw talaga. Nabubulabog yung mga. Ikaw talaga, Romy. Ito, maganda naman eh, nagkakasama tayo. Huwag nating masyadong... Light lang. Teka. Seryoso. Sandali lang, partner. Ayan. Mayroong news update daw. Mm. Siyam ang tumba sa enkwentro. Ano to? Natumba lang o patay? Baka buwangan ulit. Pabangon niya mamaya. Ah, patay. Siyam ang patay sa enkwentro sa 38 arestado sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa lalawigan ng Bulacan. Ayun. Bulacan na naman. Grabe. Ano? Sa Bulacan. Bali, tawag nito. Anong mga kaso nito? Drugs na naman sigurado yan. Anti-criminality. Oo. Ah, drugs! Oh, sabi na nga ba, drugs eh. Eh, hindi pa ba natatapos yan? Kung Bulacan, hindi maubos-ubos ang drugs. Aywan ko na lang. Ang tanong ko naman dyan, kasamang Romy, bakit halos dati-rate, maraming tumitimbuang sa kalsada? Mm. Eh, dapat nagkakaroon na ng babala. Dapat natatakot na itong mga drug users, mga drug pushers. Pero, tunog pa rin. Andiyan pa rin, di ba? Tatapak kasi ako ito, ato partner. May naano ko sa Marikina. Doon may lugar doon na parang ano ng drugs talaga. Saan niya sa Marikina? Marikina, sa Tumana. Oh, alam ko yun. Alam mo, sabi nila, sige, 6 na taon man lang yan eh. Pahinga muna tayo. Uh-huh. Ganun siya, sabi nila. Sabi ko, asan na sila ngayon? Wala, nagtago. Hindi ko alam kung nasaan, umuwi ng probinsya. Babalik daw sila after 6 years. Pag wala na si Pangulong Duterte. Eh, paano kung for life na si Presidente? Ayun na nga. Hindi na kayo makakabalik sa Maynila. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero, alam mo ba, dati-rate, kung natatandaan mo, dyan sa may Pasig City Hall, likuran ng Pasig City Hall dati, eh, naging drug den. Eh, di ba muna? Sino? Buratong. Buratong. Oh, tingnan mo yon. Eh, kumbaga sa ano,
hindi lang nga abot-tanaw. Ha? Nasa tabi lang. Hawak kamay. Abot-abot na ganun eh. Naabot eh. Diba? Pero, eh, nakapagtataka kung bakit sa kabila ng matinding pagmamatsyag ng ating gobyerno ng mga kagawad ng Philippine National Police dito sa naturang usapin na ito, eh, dami pa rin. Dami pa rin. Ilan, ang dami na napatay ka eh. Baka naman kaya hindi matigil-tigil. Naisip ko lang kasamang Romy. Mm. Baka hindi matigil-tigil itong mga paggamit ng illegal na drugs. Mm. Eh, yung iba, baka ito na yung paraan nila para mag-suicide. Naku. Dahil sa hirap ng buhay. Kaysa pangalawa, talagang kumbaga sa ano, wala nang pag-asa. Dito na lang. Kasi, isipin mo, kung mag-suicide ka, masakit. Hindi lang yan. Kasalanan pa sa Diyos yan. Eh, ngayon, kung gumamit ka ng droga, total, alam mong papatayin ka rin, habang buhay ka, magpakaligaya ka. Baka ganito yung nasa isip ng iba. Sobra naman yung pakiligaya. Sobra yung pakiligaya. Ang sarap na mamamatay pag ganun. Di ba? Classmate ko, si Eduardo Sanchez is watching. Thank you, Otol, ha? Si Eduardo Sanchez. Sa Australia yan. Oho. Mm-hmm. Ayan. Sabi ni, kinukumusta ko to si Maring Leia Laong Isip Dando. Ito isang professor. Yan sa Saudi Arabia. Naku. Sabi niya dito, may partner ka na pala. Actually, nung kabataan nito, that's entertainment ito si Romy Tuazon eh. Anong araw ka noon? Tuesday. Good Friday. Black Saturday. Black Saturday. Oh, Black Saturday. Kung talaga oh. Maniwala sila oh. Pero lang. Ito yung kay Kuya Germs. Ayan. That's entertainment. That's entertainment. Kaya lang, lumalabas lang siya pag Good Friday. Good Friday lang. Pasensya ka na kasamang Romy. Oh, biro lang naman yan. Lang. Pinapatawa lang natin yung ating mga kababayan. Sige, may sinasabi ka kanina. Na, ano? Oh, bueno, isa pa sa mga, akala ko may sinasabi ka eh. Bueno, itong si Pangulong Duterte, ibang klase talaga to, ano? Ay, iba. Isipin mo kanina, mayroon siyang sinibak on ano live sa telebisyon. Yung deputy, tawag nito, commissioner ng Bureau of Customs, si Deputy Commissioner, anong apelyido na? Patrick. Hindi kalimutan. Sino ba yun? Sino ba yun, Jane? Yung sinibak kanina? Di, Patrick, ano? Ano bang pangalan nun? Yung sinibak mismo ni Presidente habang nagsasalita sa telebisyon? Tolentino? Hindi yun. Tapos na si Tolentino eh. Parang artista yata yung sinasabi mo eh. Hindi, si ano yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Anyway, mamaya-maya, malalaman natin. Ibig sabihin, ganun katindi ang presidente. Na kung hindi ako nagkakamali, itong si Deputy Commissioner inahanap ni Jane. Mamaya-maya, malalaman natin. Andito lang yun. Oo. And may ano to, may mga reklamo na parang iimbestigahan yata pala sa Kongreso ngayon, sabi ni Presidente, para wala nang trabaho, ang Kongres, mga congressman, tatapusin ko na. Oh, diyan ka na. Diba? Alis ka na. Parang si Montano, di ba? Si Montano, sabi, may hirit pa siya po, di ba, sa ano na lang ako mag-resign. Hindi, ngayon na, umalis ka na. Ah, sinabi ba yun? Oo, sinabi niya. Huwag mo munang patagalin. Umalis ka na dyan. Yan ang presidente. Kaya yung sinasabi presidente na walang utang na loob. Hindi siya tumatanaw ng utang na loob. Dapat naman, ganun. Dapat, ganun. Oho. Kasi, hindi mo pwedeng ikompromiso ang kapakanan ng bayan sa mga taong nakatulong sa iyo para ikaw ay mahalal. Maluklok. Okay. Kasi, noong kandidato, isa ka lang ordinaryong mamamayan. Tama. Pero ngayon, pangulo na. Hindi na lang ikaw pangulo ng mga tumulong sa'yo, bumoto sa'yo, kahit hindi bumoto, ikaw lahat ng Pilipino, ikaw ang pangulo. Correct. Diba? Kaya, siguro, sa puntong ito, masasabi natin na isa ito sa mga kakaibang bagay sa ating kasalukuyang pangulo ng Republika ng Pilipinas, si President Rodrigo Duterte, na
pag ang isang opisyal ng gobyerno, lalo na yung mga inappoint niya, mm-hmm. kapag merong mga alingasngas na kinakasangkutan, eh hindi niya na hinihintay na magpaliwanag o may resulta sa investigation. Sibak agad. Tupi. Bakit? Tama nga naman. Eh bakit mo kakanlungin yung isang tao na mayroong bahid ng pagdududa at alinlangan sa kanyang pagkatao, sa kanyang integridad? Eh bakit hindi ka nalang maghanap ng sariwa at bago? Di ba? Babae o ano? De. Ikaw talaga. Oo. Oh. Tama yung partner. Kailangan talaga magsisilbi sa bayan. Diba? Totoo. Oo. Kasi, ang isang opisyal ng gobyerno, maging elected o kaya maging appointed, dapat wala kang bahid ng anumang klase ng kabulastugan mm-hmm. sa iyong sarili. Lalong-lalo na sa isyu ng integridad. Dahil ikaw ay humahawak ng pera ng taong bayan. Correct. Diba? Public office is a public trust. Tama. Mm-hmm. Galing mo, sir. Pinag-aralan ko yan. Kuturo ng Josephine sa amin yan. Na, sabi nga, nadali mo. Na bullseye mo, sir. Yun ang turo sa amin. Diba? Kailangan beyond reproach. Ano bang Tagalog ng beyond reproach? Walang pag-aalinlangan, walang balakid sa kanyang pagkatao. Mm-hmm. Diba? Kailangan ganun ang isang public servant. Tama. Kaya lang, itong usapin na ito, siyempre, yung kalaban ng Pangulo, marami pa rin sinasabi. Pero dito sa puntong ito, dito natin hahangaan ng Pangulo. Ang tanong kasi dyan, ano ba nakikita nila? Ginaganong pa nila ang Pangulo, kinukontra pa. Bakit? Gusto mo ikaw mo po? Diba? Kukontrahin mo, ba't mo kukontrahin ng Pangulo? Ano bang ginawa ng Pangulo? Ang sinasabi nga natin, kasamang Romy, hindi masama kung pumuna ka ng tao. Hmm. Lalong-lalo na ang isang elected official, particular na ang isang Pangulo. Hmm. Dahil naman talaga, pag ikaw ay Pangulo, kumbaga sa ano, always subject ka sa scrutiny. Lahat. Diba? Ng publiko. Pero dapat, pag ikaw ay nagpuna, mayroon kang ibinibigay na solusyon. Hmm. Hindi po pwedeng puna ka ng puna, tapos wala ka namang ibinibigay na solusyon. Oh, ang Customs Deputy Commissioner pala si Noel Patrick Sales Prudente. Ayun. Oh. Sinibak dahil sa questionable pagbiyahe sa abroad. Ayun. Oh. Sabi, nung mga panahon, pag mga ganyan-ganyan, hindi masyadong naituturo. Wala yan. Di ba? Pag yung mga kakanlungin pa nila yan, ipopromote pa yan. Oo. Oh, ngayon, wala na yan. Sige, gumawa ka ng ganyan. Wala, sige ka. Gusto mo, umalis ka na. Kaya dito tayo, believe sa presidente, na pag may mga alingas-ngas na ganyan, talagang hindi na pinatatagal. At sana, ito ay maging malinaw na mensahe sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Correct. Na dapat hindi nyo inaabuso ang inyong kapangyarihan, hindi nyo nilulustay ang pera ng bayan. Ayun, nagkakasabay pa tayo. Magbabalik po ang ating palatuntunan makalipas lamang ang ilang hanap buhay. Galing na. Magtatagpo, maghuhuntahan, riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan, motorsiklo, eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito.
Riders Association at mga opisyal ng mga concerned ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530 motorsiklo eksklusibo. Gusto mo bang kantahan ka ng gwapo naming DJ on air? Request na ng favorite song mo. Dahil narito na ang programang Pwede sa Chick, Pwede sa Boy. Chick Boy! Para sa gustong magpabati, bumati, at makikanta gabi-gabi. Chick Boy! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Chick Boy! Feel na feel ang kantahan, basta si DJ Neil Loverboy ang kasama. Makinig, mag-request, tumawag at makikanta na. I love DJ Neil. I-play mo na! Todo na talaga to! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa DZME, 15:30, Lunes sa kanan, ang himpilang may panindigan. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Si Resty De Quiros sa Ano Ngayon? Patuloy po tayo sa ating palatuntunang Ano Ngayon. Ito po si Resty De Quiros, kapiling pa natin ang lalaking dandahan. De, malakas ang sex appeal. Romy Tuazon. Yan na nga ba sinasabi. Ayon. Thank you very much. Asahan nyo. Pasasayahin kayo namin ni Resty. Siyempre. Hindi lang masaya. Masaya. Magkakaroon pa sila ng mga magagandang kaalaman. Kaalaman. Matututunan nyo itong mga ganito. Bueno, sa mga nagtatanong na walang relo, ang oras po ngayon, 4:41 minuto, makalipas ang 6 ng gabi. Naku, Pilipino. Ako si 41 minutes. Past 6 o'clock. English. Balik na. Pero, sa mga nako, kanina pala, sobrang traffic. Ay, grabe. Di ka, na-interview natin si yung sa Metro Manila Bay, Metro Base. May mga lugar na matatraffic. Oo. Matraffic? Bakit? May mga enforcer naman doon. Ano nangyayari? Pag gano'ng matraffic, nagtatanong ko sa sarili ko, bakit matraffic? Makikita mo, dami enforcer. Oho. Anong ginagawa nyo? Kaya kayo nilagay dyan para ayusin ng traffic. Bakit ba traffic? Pagdating doon sa kamila, walang traffic. Mm-hmm. Dito, magta-traffic dito sa may Krame. Oho. Kubaw, Krame, matraffic talaga dyan. Pero pag lagpas, walang traffic. Pagdating na Ortigas, matraffic. O, bakit? Sa isang salita, anong ibig mong sabihin kasamang Romy? Wala silang ginagawa. Nakatambay eh. Ay, alam mo, may mga traffic enforcers na nandun yan sa mataas na lugar ng kalsada. Mm. Tinitingnan kung sino yung nagkaroon ng violation. Ayan. O kaya mga color coding. Oo. Duminsan nga dito sa may tram, ay sa may ano, sa may show, sa may EDSA show. Minsan, pag nakatigil dahil naka-stop, naka-red light, yung ibang enforcer naglalakad sa gitna ng kalsada, tinitingnan, sinisilip ng mga plaka kung ano ka nga, kung sabi ko din, matindi ang pangangailangan nito. Naghahabol ng boundary, wala pa sa kota. Di ba? Kumukota pa lang. Kaya nga eh, kaya sabi ko, talagang grabe ang mga to. Yung EDSA talagang literal na talagang halos usad pagong. Andiyan yung mga sasakyan talaga, diyan sila nag-iipon-ipon, dalian ang daanan. Kaya nung makita ko na nako, delikado, kaya napaagan ako dito sa ating himpilan. Inaagahan mo na talaga. Oo. Kasi kisa mahuli, kisa ma
mahuli ako sa gitna ng trapiko, eh napakahirap na, napakaipit. At pagdating mo naman dito sa ating area, para ka rin naghahanap ng ginto sa parking area. Wala ka mapaparking. Sana pa ka nung park, itutong naman nila. Ano ba yan? Alam mo, dito sa Ortigas area, ang maghanap ng parking dito, para ka naghahanap ng ginto. Mahirap, ano? Eh, walang ginto dyan. Bahala ka magkutikot dyan. Oh, totoo, totoo, totoo. Ito lang, basahin lang natin ating mga takapakinig. Si Devin GMV, Jane Reyes, Edna Bailon, Beb Agustin, Christina Lakite, o Lakit, hindi ko mayroon, basta Lakit, Rodel Fernandez. Ayan, sila mga ating mga, alam mo, kahapon, oh, wala akong nabasa. Hindi ko nabasa yung mga nag-message sa atin. Uh-huh. Kasi late dumating eh. Uh-huh. Pagkatapos ng programa, saka nagdating yan. Actually, doon sa mga nakikinig po sa atin, kung meron pong nag-comment, tapos hindi namin nabigyan ng pansin, pasensya na po. Ang ibig sabihin yan, pumasok yung inyong message, late. Eh, tapos na yung aming palatuntunan. Kaya kahapon yun na nga, sabi, naku, maraming mga ganun eh, na nababasa ko, nagtatanong, hindi ko na na-address. Kasi tapos na eh. Dahil tapos na yung programa. Late, pumapasok yung kanilang mga mensahe. Kaya siguro, agahan. Siguro, kahit na agahan nila, ganun pa rin yata. Alam mo naman tayo ngayon yung ating mga, dapat may third party na tayo dito ngayon. May third telco. Telco na. Akala ko nga mayroon na yan, di ba? Sabi nga, last week ng May, wala, na-extend yata na na-extend. Anong May? May Amerikano o may Hapon? No. O may Kastila? May Kastila. Hindi, itong May ngayon po. Ito. Kaya talaga, pinabago mo usapan. Itong May, sabi mayroon na raw. Kaya lang, gusto na-extend na na-extend yata. Iwan ko baka, October na naman yata. Sus, ang tagal pa Ginoo. Alam mo, talagang itong dalawang kumpanya ng telco, telecommunications, communications, eh talagang matindi ang ginagawang problema sa ating mga users. Kung minsan nasa gitna ka ng pagsasalita, biglang mapuputol. Correct. Minsan hindi mo matawagan. O kung hindi man, para kang nasa barko, umuugong. Di ba? Buhay natin ito, pinaparusahan. Nagbabayad tayo, pinaparusahan tayo, di ba yan? Kaya nga eh, yun ang sinasabi natin eh, na dapat talaga matapos na yung pang-aabuso nitong mga to sa mga users nila, sa mga consumers nila. Dahil kahit na masama yung kanilang serbisyo, walang magagawang tao. Walang mapagpipilian. Kung hindi doon sa smart, na kuno smart, na hindi naman matalino. Wala. O doon sa Globe, na pinaiikot lang talaga tayo. Globe, kung may-may-ikot siya, diba? Doon ka talaga. Wala. Kung mayroong maraming mga players sa industriya ng telekomunikasyon, lalo na sa cellphone, palagay ko, gagawin nila yung kanilang lahat na paraan nang sa ganon, mapaunlad yung serbisyo nila para hindi mawala, hindi magsialisan yung kanilang mga subscribers. Di ba? Ngayon talagang kahit anong klaseng sama, wala kang magagawa, di ba? Pagkasagaan mo. Tiis lang tayo. Kaya siguro talagang dapat i-liberalize ng husto ito. Ibukas sa merkado yung industriya ng telekomunikasyon dito naman, sa ating bansa. Hindi naman kaya naglalabi itong dalawang ito o hinaharang nila. Hindi naman kaya. Pwede. Diba? Diba? Mayayaman na yan eh. Oo. Pero mo ko, nakawag ka lang ng load mo na ilang million ng subscriber nila. Diba? Maraming ang nangyayaring nagnanakaw ng load eh. Kahit piso lang, nakawin ng ilang million yun. Di ba? Isang million piso ka. Ilang million tayong, halos, dito sa Pilipinas, ang wala lang cellphone dito, yung bata na nasa loob ng tiyan. Diba? Kahit sanggol, may cellphone eh. May hawak-hawak. Diba? Kaya ganon katindi ang mga subscribers telkong ito. Di ba? Ang wala lang telepono, yung bata na nasa loob ng tiyan ng kanilang nanay. Delikado na pag makita mo ma-extreme, mayroon palang cellphone yung bata doon, nagtitext na doon sa loob. Ito lang, kasi nakikiusap to si Jay Medrano. Hi po, pwede ba? Great sa lahat ng family.
Medrano. Ayan ha, Sir RJ. Yes. Bakit hindi ko nababasa dito yan? Siguro sa yung Facebook account yan. Hindi, sa ano ito? Sa Definitely Filipino. Dito natin pinapasok sila. Ah, kaya pala hindi ko nakikita rito. Magkaiba ba? Dalawa kasi yan eh. Ah, okay. Oo. Kaya, okay. Hindi ko kasi makita eh. Mm-mm. Hindi, lumang cellphone mo eh. Ito, bago ito eh. Ah, ganon? Ganyan, ikaw ba eh, nilalait mo ako o... Hindi naman, pinapaliwanag ko lang. Ay, nako. Di bale, ang may hawak naman, malakas ang sex appeal. Yan na nga ba siya sabi ko. Sige, sabihin mo na, umalis ka na rito. Hindi, mga kaibigan, ganyan lang talaga kami rito. Kasi, mayayap na akong seryoso tayo, di ba? Eh, dapat magano naman tayo, light tayo, light. Oo, totoo naman yan. Kasi, eh sabi ko nga, sa ganitong panahon, na medyo talagang matindi ang traffic, tumataas yung presyo ng mga bilihin, gasolina, dapat eh medyo relax lang relax tayo. Naman. Ano yung filenas ni Jane diyan? Hindi ko nabasa. Hindi. Uso pa naman nakawa ng cell ngayon. Ayun. Oo nga eh. May reklamo kasi sa akin sa Marikina. Ano 'yon? Yung mga nakawan ng cellphone sa mga paliguan, may paliguan kasi. Ano paliguan? Yung parang mga resort. Oo. Sa Marikina may resort kasi doon. Mag-charge ka, wag kang mag-charge, wag mo iwanan. Pag makalingat ka, wala na cellphone mo. Grabe. Grabe naman, sabi ko may nanon na 'yan. Hindi ko pa kasi natatalakay, kinukuha ko pa yung talo 'yan ng lolo ko. Wala yan! Wala yan sa lolo ko rin. Pagdating sa ganyan, matindi lolo ko. Ikaw naman nagtatanong pa. Naka-charge ngayon. Yung iba nga, hawak-hawak. Inaagaw. Diba? Inaagaw pa. Diba? Grabe. Oh. Kaya, maganda, Romy, na yung telepono mo, mayroong ka din na nakakabit sa leeg mo. Kasi kasama ka mahilay. Papasalamat si RJ Medrano. Thank you po. Maraming salamat, Sir RJ. Thank you. Oho. At alam mo, marami kang tagahanga, no? Oo. Tangahanga. Bueno, tangahanga. Ikaw talaga, Romy, nakalimutan na natin yung iba pang mga balita. Kaya nga, kung kasi ano mo pinagsasabi mo. Okay. Pwede na. May isa pang balita dito, nagprotestang samahan ng nagkakaisang pamilyan nang pantawid sa harap ng Department of Agriculture. Ito'y matapos umanong ipahayag ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na tamad ang mga benepisyaryo ng pantawid pamilya Pilipino program o itong tinatawag na For Peace. Giit nila, hindi tamad ang mahihirap. Nanawagan rin ang grupo na sinertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas hinggil sa naturang programa ng gobyerno para sa mahihirap. Mababatid na ang grupo ay samahan ng mga guro at ilang mga leader, mga civic leaders sa ating bansa. Ako naman, kung matatandaan mo kasamang Romy, itong si DA Agriculture Department of Agriculture Secretary Manny Piñol, nagpanukala na itigil na yung pamimigay ng gobyerno ng pera sa mga mahihirap natin sa bansa. Bakit? Sa yung mga lalong-lalo na yung mga benepisyaryo ng For Peace. Sa halip daw, gamitin na lang ito na pagbigay na kung paano sila maging produktibo, magtanim, magsasaka o kung ano mang bagay, doon gamitin. Kaya itong mga beneficiary ng Four Piece, dito sila nanggagalaiti. Kasi ang sabi ng grupo, hindi naman daw tama. Yung panukalang iyon ni DA Secretary Manny Piñol. Hindi, ikaw ba kahit damay ko, sabihan ka ng tamad, siyempre nakakasakit din. Oo. Pero ang usapan dito, kasamang Romy, dapat ba na ipagpatuloy o hindi itong For Peace? Kasi ang pananaw ng iba, ang pagbibigay
ng tulong ng gobyerno ng pera sa mga mahihirap nating kababayan, eh parang hindi mo sila inaahon sa hirap, lalo mo po silang tinuturuan na maging tamad. Tamad. Kasi hindi sila nagsusumikap kung paano makakaahon sa kasalukuyan nilang kalagayan sa buhay. At ang panukala naman ng iba, itong pera na ibinibigay sa mga beneficiary ng Fortis, gamitin na lang sa livelihood. Di ba may kasabihan? Kung gusto mong tulungan ang isang tao, huwag mo siyang bigyan ng isda. Bigyan mo siya ng bingwit para at matutong maghanap ng isda. Para habang siya'y nabubuhay, mayroon siyang uulamin o kakainin. Di ba? Pag binigyan mo ng isda, pag naubos, wala na. Balik na naman yan sa'yo. Hingi na naman uli. O, totoo yan. Pero sa akin naman, Karesti, tulungan ko muna siya for the meantime. Parang panimula. Pero pag nakita ko naman na siya walang pagpuporsige sa buhay, bahala ka. Di ba? Alam mo, dapat talaga dito, tulungan natin ang ating gobyerno. Ang ating gobyerno at ang gobyerno tulong sa atin. Anong tulong ng gobyerno? Anong gagawin na tulong natin sa gobyerno? Yung mga programa, katulad nitong sa mga livelihood, talagang honest to goodness, gawin nitong mga beneficiaryo. Di ba? Tama. Ang problema kasi, may mga dati, mga umutang sa gobyerno, may mga pautang dati ang gobyerno. Pakakuha, hindi namang ginamit kung saan dapat talaga paggamitan. Ang ginawa, bumili ng radyo, ng telebisyon, ng refrigerator, bumili ng electric pan, bumili ng kama. Wala pa bayad. Oh, 'di ba? Yung mga binibigay ng gobyerno sa livelihood, hindi nag-generate ng fund para pambayad. Oh, 'di ba? Wala na. Kumbaga sa ano, dole out talaga. 'Di ba? May mga programa kasi alam mo, kasamang Romy, tayo ay naglingkod minsan sa gobyerno. Lagi tayong halal ng bayan, nag-mayor tayo. Mayor. May mga programa ang national government na dinadownload sa local government. Kaya ini-implement ng local government unit. May mga project na para sa mga mahihirap, para sa livelihood, pinauutang, para nang sa ganon, umasenso sila, ibalik yung puna para yung iba naman may pautang sa iba. Mayroon naman sa kabila. Yung iba, pakakuha ng pera, hindi in-implement yung livelihood program, pumunta sa mall, bumili ng television, bumili ng refrigerator, bumili ng appliances. Ibig sabihin, wala. Walang pumasok na pera. Namatay yung programa, yung purpose ng gobyerno na makatulong, makaahon, wala na. Nawala. Oo, diba? Tama. Maraming mga magagandang programa ang gobyerno na kung talagang ito'y talagang nasuportahan ng mga benepisyaryo, palagay ko mababawasan yung bilang ng mga nagdarahop na mga kababayan nating Pilipino. Yung masaklap doon kasamang Resti. Tinulungan ka, hindi mo naman tinulungan sarili mo. Okay, kasi sinasabi ko, diba? Pag tinulungan ka ng gobyerno, tulungan mo rin ang gobyerno. Magtulungan kayo. Anong tulong ang gagawin mo sa gobyerno? Yung binigay, yung ipinagkatiwala sa iyo ng gobyerno, ibalik. Gamitin mo ng tama, ibalik mo sa gobyerno para yung mga katulad mo rin na naghirap, maipahiram din sa kanila. Iba nga dyan, walang ano yung penalty, di ba? Ang tawag doon. Halos walang, interest. Interest, walang wala. Interest. Katulad lang nung ano bang, yung parang DA din. Yung parang binibigyan ng mga biik. Di ba? Tapos, palalakin. Pag naging inahin, yung isang anak doon, ibibigay mo rin sa ibang indigent. Para sila para naman. Sila naman. Pag nanganak, ibibigay. Bigayan lahat. Para mayroon lahat. Ang nangyari doon sa BICNEP, talagang naging literal na baboy na programa. Binaboy. Binaboy talaga yung programa. Di ba? Tama. Kaya, yan ang nakakalungkot . Kasi, ang tingin kasi ng mga ilan nating kababayan, kapag galing sa gobyerno, bigay na. Wala nang kaakibat na responsibilidad. Yung KKK na kabuhayang, di ba? May mga program. Kay Marcos yun. Kay Marcos yun. Tapos, may maraming mga ganung programa hindi ko na lang matandaan. Basta ipinauuta, ini-empower yung mga mahihirap sa mga komunidad na makatayo sana sa kanilang sarili. Sarili. Magkaroon ng livelihood program, pero yung puhunan na ibinibigay, wala.
ibinibili ng mga appliances. Eh, nakatayo nga sa sarili, nakakapit naman sa gobyerno. Diba? Bumitaw ka sa gobyerno, tumayo ka na sa sarili mo. Oh. Masarap sana itong usapan natin kasamang Romy, pero talaga, no? Inabot na tayo ng oras para tayo ay magpaalam. Dapat talaga tatlong oras tayo. Wag mo, baka bigyan ka mula sign on hanggang sign off niyan. Malapit na. Bueno, sa pangalan ng ating kasama. Sige, si... sino kasama natin? Anong pangalan mo, sir? Ah, ako nga pala si Romy Tuason. Sa pangalan ni Joey Nunag. Ayan, si Emiel Basco. At ni Jane Manalastas. Ni Ed Sarto. Saka si Sir Tony Tabad, ang ating station manager. Ito po naman si Resty Di Quiros, nagsasabing maraming salamat sa inyong pagantabay. Sana po, nasa mabuti tayong kalagayan, walang problema, walang iniisip na mga stress. Sir, Ma'am Olive Gonzalez, thank you. Thank you for watching. Okay. Gabayan po tayo ng Panginoon. Mabalos. Mabalos. 3, 2, 1, 0. Naliwanagan ba kayo sa mga isyong pinag-uusapan? Ano ngayon? Pakinggan muli si Resty Di Quiros tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Sakaling kayo'y nabitin, ano ngayon? Ano ngayon? Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lamang yan sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Abangan ang programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyung pilit na pinalalabo. Sentido Kumon. Kasama si Narita Gadi, Homo Bono Adaza, Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating himpilan, 1530, DZME. Sentido Kumon. Issue. Maangang na komentaryo sa iba't ibang usapin ang hatid sa inyo ng veteranong broadcaster Mike Abe sa Gising na Panguna Pilipinas. Gising na Panguna Pilipinas. 10 oras na diretsyang pagbatikos sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. Gising na Panguna Pilipinas. Sino ka man ay hindi inuurungan basta't nasa katwiran. Kilala sa kanyang kredibilidad kaya naging takbuhan at sumpo.